ito na. Umabot na ho sa punto na sabi ng aking mga abogado ay tayo naman. So, kailangan na. Kailangan na. Yeah. So, kami naman ho. Yeah. Yan. Kaya ho, yung magpaplano sa akin ng mga, let's say, mga alagad ng batas, pagpaplanuhan ko paano ko i-implantan ng drugs, ng granada, or ng barrel, i-implant. Puno ho na CCTV ang bahay ko at opisina, at yan ho ay tatlong beses ng chinek up. Meron kaming report, naka-check up, nakalagay sa admin, at nakalagay sa abogado ko na talagang ang aking palibot ng bahay ay malinis, at hindi ako involved sa kahit anumang illegal na aktibidad. Yan ho, may video na kami. Yan. Baka ho pa plantingan ako, ay marami hong kukutos dyan sa nagtatangka na yan. Huwag nyo na hong pangarapin at kayo makukutosan. Huwag nyo nang tangkain yan at kayo makukutosan. Hindi maganda yan. Pero kung matigas ang ulo, boss. Di magkakaalam-alam. Ganun lang naman yun. Magkakaalam-alam. Diba? Hindi naman ho tayo tolonggis na tao, kaya nga tayo umaman ng ganito. Tayo ho ay may angking sipag at talino. Ika nga, ang puhunan ko'y tibay ng dibdib. Pusot kalooban, tiyaga, sipag, talino, at sampung kabutihan. Ayan. Lagi mong dadalhin yung sampung kabutihan. Ayan. Yun ang wala sila, boss. Yun, kasi yan mga, yung puso niya'y maiitim. Yes. Yan ho ang katotohanan yan. Sabi ko nga, bring it on. Bring it in the court. Sasagot ho ako sa korte. At doon na, pagdating sa korte, kaladkaran na ho. Diyan na magkakaalam-alam. Siyempre, kakalkalin ng mga abogado ko yung unang pinakamaliliit na bagay. Kami naman ho'y preparado sa lahat ng kanilang ibabato. Ika nga ho may kanta, bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon ka lang mangbabas nung nakita mong ako'y napakayaman? Sana'y nalaman mo nung una pa lang na mayaman ako, di sana'y kaibigan kita. Kaibigan ako. Ayan, ngayon linggong to. Ha? Yan ang totoo niya, mga kaibigan, mga kapatid. Kaibigan naman din nabitan. Wala akong lumapit sa akin na aking hinindian. Pero yung ako'y tatakutin, ay inako, bring it on, baby. Malaki ang kalembang ka. Tatandaan niyo po, mga kaibigan. Ang kinatatakutan ng isang tao, yung pinakamalaking takot niya, ay mawala ang kanyang pinaghirapan. Tandaan nyo ho yan, ha? Yan ang pinakamalaking kinatatakutan ng isang tao. Mawala yung kanyang kayamanan na matagal niyang pinaghirapan, pinagtuluan ng pawis, dugo at luha. Ngayon, pag yung tao na ito ay willing nang ibigay lahat ng kung anong meron siya, lahat ng kanyang pinaghirapan sa mamamayan, huwag nyo ho yung tatakutin. May kalalagyan kayo doon. Mga kapatid, ang ganda na lang muna. Marami salamat.